Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, your Ate Pat. And for today's video, may gagawin tayong tutorial. Ayan, pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga YouTube video ko. Ayan, so ang gagawin nating video today ay kung paano nga ba natin babasahin yung mga message or mga chats na sinesend sa atin or chinachat ng mga kakilala natin na gusto natin basahin pero ayaw naman natin isin, no? Kasi baka hindi natin alam, mangungutang pala. Tapos nasin na natin, no? Okay, so meron tayo ditong cellphone number 1 at cellphone number 2. Okay, itong cellphone number 1, ayan, ito yung gagamitin nating pang chat. So, ang i-chat natin dito, sis, pautang, so eto na lang, pautang ako ng 20K, bayaran ko bukas. Ayan yung i-chat natin, tapos send natin yan. So ngayon, magpa-pop up yan dito sa cellphone number 2, ayan, nag-pop up na siya kung nakikita nyo. And then, open natin yung messenger natin dito. Ayan. Okay. Okay lang yan kahit makita nyo yung password. So, ayan. Sis, pautang ako ng 20K. So, hindi natin siya mabasa, no? Kasi nga, putol siya kasi mataas yung message. Pero, gusto mo siyang basahin ng buo. Ayaw mo siyang isin. So, ang gagawin natin ngayon ay ganito. So, step by step para hindi kayo malito. Click nyo lang yan, ayan, yung tinuturo sa arrow, yung tatlong guhit na yan. Ayan, pagkatapos, archive. May archive dyan, so i-archive natin yan. So, long press nyo lang ito, ayan. Okay, ulitin ko ha. Okay, long press, yung Patricia May Algabre, long press nyo yan, yung gusto nyong isin na message. Pero ayaw nyong isin. So, kapag na-long press nyo na, merong lalabas dyan na archive. Okay. Click nyo yung archive. So, kung makikita nyo, nawala siya, di ba? Yung message. It's okay lang naman. Hindi naman yung nakablock. So, kapag nawala na siya, ayan, i-click nyo ulit yung itong tatlong guhit sa taas. Ayan. Pagkatapos, pindutin nyo yung archive. Ayan. And then, lalabas dito. Wait lang natin kasi loading siya. Hindi ko alam kung bakit. Malakas naman yung signal ko. Ayan. Okay. So, ayan. Andito na siya. Si cellphone number 2. Ito ha. Okay. Sis, pautang ako ng 20K. Ayan. Tapos, dito naman sa taas, archive. May nakalagay dyang archive. Dapat titingnan nyo talaga before nyo i-open. Kasi baka hindi pa yan naka-archive. Tapos, i-click nyo agad yung, isisin nyo agad, diba? So, ang gagawin natin, kapag archive na siya, click nyo na yung message. So, ayan, mababasa nyo na. Sis, pautang ako ng 20K. Pero, kung titingnan nyo dito sa cellphone number 1, hindi siya na-seen, di ba? Kasi, naka-archive siya. So, back natin. Kahit i-back natin yung cellphone number 1, ayan, tapos balik nyo ulit. Ayan, hindi siya na-seen, guys. Kasi, sa archive natin siya in-open. Okay, so ganun lang kadali. Okay, uulitin ko para hindi kayo malito. So, kapag magre-reply ka, ayan, titingnan natin kung masisin na ba. Okay, masisin na siya kapag nag-reply ka. Dapat, hindi ka mag-reply. Hindi ka muna magre-reply kung hindi mo naman alam ang sasabihin mo. Okay, so ulitin natin. Ayan. Ayan, wait lang, asan na ba yun? Back natin kasi nasa archive tayo. Okay, ayan. Ulit. Para hindi kayo malito. So, si cellphone number 1, isa-chat natin si cellphone number 2. Okay. Hello. Pautang. Ano ba yun? Pautang ako. 10K. Mamaya. Punta ako dyan. So, send natin siya. So, ngayon dito sa cellphone number 2, merong mag-re-reply. Okay, so send nyo itong messenger nyo. Okay, ayan. Hello, pautang ako ng 10K.
Okay, di ba putol siya? So, dahil putol siya, i-long press natin. Ayan, sundan nyo lang yung mga ginagawa ko. Pagka na-long press nyo na, ulitin ko ha. Ayan, long press. Pagkatapos, click nyo yung archive. Ayan. Kapag na-click nyo na yung archive, punta kayo dito sa tatlong guhit. Ayan. Pagkatapos, i-click nyo yung archive. Itong nakaturo sa arrow. Ayan. Wala pa siya. So, balik tayo. Tapos, click natin yung tatlong guhit. Baka nandun na sa archive. Okay, nasa archive na siya. Kung hindi pa siya nag-pop up sa archive, i-back nyo lang. Pagkatapos, punta ulit kayo sa archive. Ganun lang yung gagawin nyo, guys. Pagkatapos, dito nyo na siya isisin. Pero make sure, okay, na naka-archive siya. May ganyang nakalagay, archive. Para hindi talaga masisin doon sa nag-message sa'yo. Okay, ayan, nasin na natin. Hello, pautang ako, 10K mamaya. Punta ako dyan. So, kung titingnan ninyo dito sa cellphone number 1, hindi siya na-seen. Kasi sa archive natin siya sinin. So, ayan. Hello, pautang ako, 10K mamaya. Ayan. Ganun lang kadali, guys. Pero, kapag naka-archive siya, natural lang na mawawala dito yung message. Pero, kapag gusto nyo nang mag-reply, pwede nyo naman i-search. Ayan. I-search nyo lang. Okay. Tapos, ayan. Ganun lang kadali. Mag-reply na kayo para masin na doon sa kanya, sa nag-chat. Kapag nag-start na kayong mag-chat sa kanya, doon pa niya lang masisin, guys. So, ganun lang kadali, guys. And, sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayon. And then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na and click the bell button para lagi kang updated sa mga YouTube tutorials ko. And comment ka lang sa baba kung may tanong ka or may request ka pang video. So, applicable to, guys, sa lahat ng phone, okay? Applicable to sa lahat. Except lang doon sa Messenger, na yung Messenger Lite. So, hindi yun pwede. Hindi ko kasi yun na-try, pero tinaray ko kahapon. Hindi kasi siya gumagana. So, dito lang talaga sa Messenger, itong Violet na Messenger. So, ayun lang, guys. Thank you for watching and bye, guys. Yun lang. Bye-bye.